mga kabayan, magandang hapon po. Ako po pala si Paul po. isa rin po akong OFW dito sa Qatar. So, magandang hapon po ulit sa inyo. So, kabayan, itong video na ito is about po to kay Coco Martin po dahil napanood ko po. So, gusto ko lang sana magbigay din ng opinion sa based doon sa mga reaction, sa mga comment nung after nag-video si Coco Martin. So, parang alam niyo yan, parang hindi patas ang labanan. Kasi kabayan, to be honest po, idol ko talaga si Coco Martin. Pero hindi dahil sa pagka-idol ko sa kanya is kinakampihan ko siya. Kumakampihan ko sa kanya dahil abot ko yung pinupunto niya. Kasi una-una kabayan, kahit sinong tao magre-react kapag kinitil yung tinuturing mong pamilya, kapag kinitil yung tinuturing mong tahanan. Mapasama ka man o mapabuti, basta tumatayo ka dyan sa tinuturing mong bahay, gagawin at gagawin mo yan. Aminin natin o hindi, kabayan. Ang iba nga sa atin, di ba? Kahit mali yung member ng family natin, or mali yung isa sa mga mahal natin sa buhay, or mga tinuturing natin na mahalaga sa buhay natin, di ba minsan nagiinom pa nga kayo, tapos magmamaoy, maglalabas ng sama ng loob. O, diba? Ganun yun, kabayan eh. Kasi may emotion kang dinadala. So, sa mga naging reaction nyo kay Coco Martin, sana naman kabayan, or mga kabayan ko dyan sa Pilipinas, neutral lang po sana tayo. Kumbaga, itong taong to, itong si Coco Martin, hindi yan sabing bigla na lang nagsalita. Si Coco Martin, nakapagsalita yan, dahil may pinaghugutan din siya, mga kabayan. So, put yourself, kabayan, ikaw na sa sitwasyon ni Coco Martin. Alam natin si Coco Martin hindi mahilig mag-publish yan sa social media. This time lang nagsalita siya kasi nga ibang usapan na, kabayan. So ngayon, hindi ko naman ipo-focus yung issue doon sa kung bakit pinasara yung EBS7. Ang gusto ko lang ipagtanggol dito, or hindi naman sa ipagtanggol, or gusto ko lang tumulong na ipaliwanag sa inyo na sana intindihin nyo rin yung naging reaction ni Coco Martin. Kasi nga, apektado talaga eh. Nandun na, may pira siya. Nandun na, stable na siya. Kasi nga, sinabi niya rin naman, di ba? Sobra-sobra na siya doon. Wala na sa kanya yan. Kumbaga, yung pangsariling intention, ubos na siya dyan. Tapos na, sobra-sobra na, di ba? Sinabi niya rin sa video niya. Ang tinutukoy niya, paano niya pa kayo yung pamilya niya, hindi yung pamilya niya lang talaga. Alam natin si Coco Martin, maraming tinutulungan yan. Which is, yun yung mga kinukonsider niyang pamilya. Hindi lang yung mga sakop dun sa bahay niya, mga kabayan. Common sense, may pira yan si Coco Martin. Alam natin yan. So, alam natin na hindi sila magugutuman. Pero kasi ang tinuturing niyang pamilya dun, hindi lang yun yung mga taong yun. Yung inipon niya sa isang bahay, hindi lang yun mga yun. Marami pa siyang mga tinutukoy dun, pero hindi niya lang na-emphasize dahil nga sa emotion niya. So, ganun pa man, kabayan, sana wag natin siyang husgahan. Kasi alam naman natin marami silang nagawa sa bansa natin, mga kabayan. Una-una, kung iintindihin natin yung punto por punto nila or punto por punto ni Coco Martin, may point din naman talaga siya, kabayan. Pero ganun pa man, batas is batas. So agree tayo dyan. Tsaka saludo tayo kay President Duterte. Pero hindi natin pwedeng i-acknowledge na si Duterte ang may pakanan nito. Kumbaga, isa lang ito sa mga reflect doon sa pagiging strict ni Duterte when it comes the law na kailangan talaga yun ang masunod. So kabayan, kahit hindi nagdikta si Duterte doon sa nagpasara sa EBS-7, yung mga nakaupo na yun, kabayan, is kinukonsider din nila na once na magkamali sila sa desisyon or once na mabutasan sila, kabayan, alam nila may kalalagyan sila. Kaya naman, ang naging closure nila is ipasara yung EBS-CBN. So, nandun na tayo, kabayan, napasara yung EBS-CBN. Ngayon, pagbigyan natin maglabas ng emotion si Coco Martin. Kasi nga, may pinaghuhugutan siya, kabayan. Hindi siya nagsalita na pagkagising lang, na wala siyang binigay na effort sa bansa natin, na wala siyang binigay dun sa kumpanya niya. Alam natin yan. Diba, sabi niya nga, sa probinsyano, almost 5 years na sila nagtitiping. So, alam nyo ba kung gaano kahirap yun sa trabaho?
Akala nilang natin kumikita sila. Pero nandun yung love of work nila, kabayan. Bakit sila nagkakaroon ng love of work, kabayan? Kasi nga, napapasaya nila tayo. Ngayon, this time, nagkaroon ng mga ganyang issue, tapos ilalaglag natin agad-agad si Coco Martin. Ibabash natin siya ng ganyan-ganyan. Eh, kabayan, huwag ka naman masyadong ganyan. Eh, ikaw naman, marami ka rin naman problema sa buhay mo, pero bakit hindi ka binabash ng mga tao? Dahil ba, normal na tao lang tayo siya, malaking tao siya, so ibabash natin siya para sumikat tayo? Ganun ba yon? Ang akin lang dito, kabayan, maging neutral lang tayo. Ang naging emotion ni Cardo, or ni Coco Martin, mga kabayan, may pinagugutan siya. Ikaw, kahit sino sa atin, pag kinitil yung pamilya mo, di ba? Hindi ka magagalit. Mapasama ka man o hindi, makulong ka man, di ba? Pamilya mo yun eh. Tatayo ka talaga kung saan ka diadala ng emosyon mo. At hindi sa lahat ng oras na kukontrol natin yun, kasi tao lang tayo eh. So again, kabayan, sana lang intindihin nyo rin yung nagiging emosyon ni Coco Martin, ni Idol, or iba pang mga artista, kabayan. Kasi hindi ganun kadali. Hindi naman talaga sila pwedeng mag-TikTok lang sa bahay nila, hihintay nila na mag-open yung EBS-event. Kabayan, put yourself sa kalagayan nila. Maghihintay ka na lang ba? Wala kang gagawin sa company mo. Yeah, ako nga, kahit simpleng empleyado lang ako, ginagawa kong mabuti yung trabaho. Kasi nga, yun yung paraan ko para makatulong ako sa company ko. Like for example, sa trabaho ko, or sa trabaho mo, di ba? Kino-comply natin yung mga requirements natin. Ginagampanan natin mga duty natin. Kasi nga, ayun yung paraan natin para tumulong sa company natin. So ngayon, kay Coco Martin, kabayan, nag-voice out siya kasi nga, may pinupunto din. Isa sa mga pinupunto niya, bakit hindi man lang sila kinonsidera? Bakit yung Pugo nais bigyan ng importansya na mag-operate kasi malaki ang contribution sa bansa? So bakit sila malaki rin naman yung contribution nila? So nandun na yun. Admitted naman na yan yung EBS-7 or sino-sino man yan na sadyang may gusot talaga, kabayan. So ang atin lang, huwag tayong sumausaw. Hindi yung may artist ang maglalabas ng sama ng loob, ipagtatanggol yung EBS-7. Ikaw, wala ka namang pinaguhugutan. Ano ba natulong sa bansa? O, di ba? Nagtatrabaho ka ba sa EBS-7? Nagtatrabaho ka ba sa government? Wala ka namang naitutulong, pero kung makariya ka sa video mo. O, di ba? So, yun lang akin, kabayan. Ang akin lang, neutral lang tayo. Huwag natin palalain yung issue. Kasi kung ikaw nasa kalagayan niya, baka hindi lang yung gawin mo. Baka magbili ka pa dyan kung anong mga alak, maghamon ka. Normal yan, kabayan, may pinaguhugutan siya eh. Pero ikaw, hindi ka naman apektado dyan. Normal na tao ka lang din naman, tulad natin, tulad ng nakakarami. Tulad ko. Huwag ka nang sumabay, kabayan. Kasi nga, isipin natin, marami rin sila nagawang tama. Huwag naman sana sa isang pagkakamali, isa sa mga na-involve sila sa sitwasyon na to, idadaw natin sila. Kabayan, isipin din natin. Baka minsan pumunta ka rin sa mga concert nila, naglaan ka rin ng oras, napasaya ka din. Yung mga anak mo, yung mga pamilya mo, napapasaya nila. Hindi mo ba na-appreciate yun, kabayan? So ang akin dito, huwag natin silang husgahan, kabayan. Hayaan din natin silang maglabas ng emosyon natin, ng emosyon nila, kabayan. Kasi ang masama eh, minsan lang nagsalita yung tao, tapos grabe sa mga comment, grabe. Yung tipong parang kayo ang apektado, yung parang tipong binabayaran kayo ng government. Bakit, kabayan, pag napasara ba yung EBS-7, mapapakain kayo? Yayaman ba kayo? Pero baka nga, kung hindi napasara yung EBS-7, instead na yung sama ng loob yung mararamdaman ng mga artista, baka puro pagtulong pa rin yung maisip nila at baka isa sa mga pamilya nyo pang makakatanggap. So ang point doon, kabayan, is hindi naman tayo totally apektado talaga doon. Huwag naman tayo masyadong react. Huwag naman tayo masyadong mag-overreact na parang di na daw natin masyado si Coco Martin. Eh, kabayan, huwag naman ganyan. Tao din yan eh. Maraming nagawa sa bansa yan. Ikaw, wala kang nagawa, pero ang ingay-ingay mo. Wala ka sa ayos. Ikaw kaya sa kalagayan niya, baka nga kapatid mo lang, kinatusan lang, galit ka na kagad eh. Yan nga, pamilya niya yan eh. Tinuring niyang pamilya yung EBS-7. Anong klase mang kumpanya yan, may karapatan siya maglabas ng emosyon niya.
Oh, nandun na tayo. May karapatan din kayong magsalita. Pero naman kabayan, huwag naman masyado. Tao din yan eh. Pinasaya din kayo niyan. Diba? Yung mga nagbabas dyan, yung mga YouTuber dyan. Alam ko, ginagamit nyo lang yan si Idol Coco Martin para magdami yung views nyo, wala kayo sa ayos. Pero sana, i-balance nyo rin. So, okay, yung binigay niya example yung pugo. Pero bakit yun? Sugal na yun, kabayan. Pag sinabi mong sugal, bawal yan, di ba? Nagiging legal lang dahil sa mga compliance nila sa documents. Pero bakit yun ini-insist or binibigyan ng importansya na mag-operate? Dahil nga sa contribution nila sa bansa natin, sa tax na binabayad. So bakit yung EBS-7, kabayan? Isa yun sa mga pinupunto ni Coco Martin, bakit ngayon pa? Hindi man lang sila binigyan ng okay, nandun na, wala silang permit to operate. Nandun na. Pero kabayan, hindi ganun kadali yun eh. Ako, totally talaga, parang natuwa din ako nung napasara yung EBS-7. Pero alam niyo yun kabayan, pag i-balance mo yung sitwasyon, maraming mga kumpanya dyan, maraming malalaking kumpanya dyan na still operating kabayan. Despite of uncompliance nila sa mga required documents. So yun lang sa kay Coco Martin. So ganun pa man, hindi ko pinagtatanggol yung EBS-7 dito. Ang pinagtatanggol ko lang si Coco Martin. Kasi personally, malaking naambag sa akin ni Coco Martin. Malaki yung na-influensya niya sa akin, mga kabayan, sa personalidad. Marami. Alam ko, marami sa atin. Pero sadyang nagpapadala lang kayo sa Agos ngayon. Huwag niyo sanang gamitin yung pagkakataon na to para mag-down ng isang tao, kabayan. Tao din yan. May emotion. Oh, sikat siya. Bakit? Pag sikat na tao, maglabas ng galit niya, masama na agad? Eh, wala pala kayo sa ayos eh. Talo niyo pa yung Panginoon. Sa Luke 6:37, don't judge, shall not be judged. Condemn not, shall not be condemned. And forgive, and shall be forgiven. O, kahit nasa Bible din yun, mga kabayan. Pero bakit kayo nagja-judge kayo ng tao? Ano to, kampi-kampihan na lang? Dahil ba yung administrasyon, hindi maganda yung relation nila sa EBS-7 based doon sa mga nangyari? Ako talaga, 300% ako kay Duterte. I become 10,000% proud for being Filipino dahil nga kay Duterte. Kasi pag sinabi mong Filipino, Duterte ka agad yan, kabayan. Kaya no question ako dyan. Pagdating sa mga batas-batas na yan, no question ako dyan. Kasi talaga namang kailangan niyan i-impose talaga. So yung mga kabayan, sana kung sino man yung makapanood nito, nasa sa inyo na lang yan kung mamasama niyo yung opinion ko. Basta sa akin, sinabi ko lang din yung pananaw ko. So sana may na-touch din or sana may naliwanagan din na wag naman tayo masyadong balimbing. Kasi kung ikaw kaya, gumawa ka ng 10, mali ka lang ng isa, tapos babanata ka ng milyon. Anong pakaramdam mo? So baka, ganun-ganun ka. So lagay mo yung sarili mo kay Coco Martin. Diba? Pinagtanggol niya yung company niya sa alam niyang pamamaraan. So wag naman natin banatan. Ganun pa may pare-pareho din tayo mga Pilipino. Hindi naman pwede na tayo maglaban-laban, diba? Kung ano may naging emosyon ni Coco Martin, involved siya doon. May karapatan siya maglabas ng emosyon. Tayo, hindi tayo involved dyan. Tayo, wala tayong ano dyan, labas tayo dyan. Huwag tayong magsawsaw. Yung mga vlogger dyan, yung mga nagpapasikat, paraan nyo yan eh. Diba? Ako may YouTube din, pero hindi ko intention na ano. Nagkataon lang ng idol ko to. Diba? Never ako nagsawsaw sa mga viral-viral na yan. Nagkataon lang ng idol ko, tsaka alam ko may pinupunto siya. Pero hindi yun yung matter na para sumikat. Diba? So, kawawa naman na wala nagkakampi sa taong may pinaglalaban na tama din naman. Oh, come on guys. Huwag naman natin silang maliitin. Isipin din natin yung mga panahon na lumipas, na naging bahagi sila sa atin, mga kabayan. Ang akin lang, pagbigyan natin
pagbigyan natin yung taong may emosyon, may taong pinaghuhugutan kasi nga involved siya. Tayo mga hindi involved sa issue, mga kabayan, distance na lang tayo. Huwag na tayong sumausaw kasi hindi tayo nakakatulong. Again, pinapasama lang natin yung mga sarili nating kakasawsaw. Di ba? Kakasawsaw natin, pinapasama lang natin yung sarili natin. Akala mo, napakalinis mo? Magsabi ka na, be professional, huwag pumatol, mas ganito nga nga, walang pinag-aaralan. Kabayan, kahit wala tayong pinag-aaralan, kabayan, nasa pagdadala lang yan. Si Coco Martin, hindi niya yan marating kung katulad niyo siya mag-isip, kabayan. So please, huwag natin siyang husgahan. Kasi siya, puno siya ng serbisyo sa bayan. Nagkataon lang na involved siya sa sitwasyon na to, nagkataon lang na mahal niya yung EBS-CBN na yan, nagkataon lang na yan yung kumpanya niya, ano man yung pagkukulang ng kumpanya niya, huwag natin siyang husgahan. Lumabas lang siya ng emosyon niya. Pinakita niya lang kung gaano niya kamahal yung kumpanya na nagbigay sa kanya ng daan para tumulong sa mga sa marami sa atin. So, very simple lang, kabayan. Kung ikaw na sa kalagayan niya, for sure, baka mas mahigit pang gagawin mo dyan. Kaya, hinahinay lang tayo, kabayan. Huwag natin silang husgan. Ano lang, neutral lang tayo. May mga taong naka-assign dyan para pag-usapan yung mga ganyang bagay. Alam natin, social media, sama-sama yan, ganyan. Pero alam mo yun, hanggat maaari, at least maano natin na makontrol natin yung sarili natin kasi hindi naman, hindi maganda sa paningin ng Panginoon yan, kabayan, yung mag-away-away tayo. Yung social media, inalaw yan ng Panginoon na magamit natin. May purpose din yan, kabayan. Yung ipalaganap yung mga salita niya, iparating yung mga words of God. Pero may disadvantage din. Pwede rin atakihin niya ng demonyo, kabayan. Kaya sana huwag tayo magpagamit doon. So again, God bless sa atin lahat, mga kabayan. Peace po tayo lahat, mga kabayan, dyan sa Pilipinas, dito sa Qatar, ganun din sa ibang mga bansa na may mga Pilipino. So mabuhay po tayo lahat, mga kabayan. Sana matapos na po tong issue na to at huwag nyo naman kawawain si Coco Martin kasi malaki rin natulong sa bansa yan. At marami pang magagawa yan. Kaya sana, kabayan, bigyan natin siya ng importansya this time. Sa ilang minuto niya lang kasi na record, talagang parang napakasama niya na. So, kabayan, ilang taon din yan siyang nagserbisyo sa bansa natin. Ilang taon din siyang nagserbisyo sa bawat Pilipino, kabayan. Aminin man natin o hindi, or napapansin man natin o hindi. Pero, alam natin, si Coco Martin na yan. Tumatak na sa atin yan. Tumatak na yan. Kaya, yun lang. God bless sa atin lahat. Maraming salamat ulit. Pasensya po ulit.